ito na yung itsura ng ating yung aking XRM ngayon mga jokes, ng ating napaka solid na XRM. No, tinanggal ko lang muna yung gilid na to dito kasi nga aayusin ko tong ano, kasi yung chassis number nandun sa kabila dito. Yan. So tinanggal ko muna ang pintura kanina. No, ang pintura niyan, tinanggal ko muna ang pintura dito sa kabila. Yan, papakita ko lang sa inyo mga kajus kung gaano nakaganda ngayon ang ating XRM, o, diba? Yan, ang ganda na. Ayan mga kajus. At ito pa, tanggalin na natin to. Tanggalin na to kasi may ano pa eh, may plastic ko siya eh. Yan o, may plastic ko siya. Yan o. Tanggalin natin yung plastic. Pinalit natin ay tambocho, swing arm, yung what's up mga kabiruan, Jokes MTV, maghahatid ng kasiyahan sa inyo palagi. Ayan si Jokes MTV, handa kayong pasiyahin, palabiro sa video, kayo'y papangiti. Alright mga jokes, time check po tayo, 11 na lang umaga mga kajokes, ano, at ayusin lang natin ulit yung motor mga kajokes kasi may problema ako mga kajokes, no. Ang problema ko ay ang paano ko to ma-restore ang motor mga kajokes kasi yung pinaka ano niya, yung pinaka engine, ay engine okay lang yung engine eh, engine number eh. Yung pinaka ano niya, body number mga kajokes ay nabura na dahil dun sa kalawang. No, pero bago man siya kinalawang noon, kinayod siya ng kinayod nung sa cylinder na ano, na cable. Numipis na yun siya. Plus, yung nakalawang pa siya mga kajokes. Yun ang problema, yung kinalawang na siya. Dahil, hindi na siya maano, hindi na siya, nahirapan akong i-retrieve yung ano, yung number doon sa chassis number ba. So, papakita ko sa inyo mga kajokes. Ito na yung, ito na yun. No. Tinanggalan ko muna siya ng cover dito sa gilid. Yan o. Oh. Yan mga kajokes o. Oh. Yan o. Oh. Ito na yung itsura ng ating yung aking XRM ngayon mga kajokes, ng ating napaka solid na XRM. No, tinanggal ko lang muna yung gilid na to dito kasi nga aayusin ko tong ano, kasi yung chassis number nandun sa kabila dito. Yan, so tinanggal ko muna ang pintura kanina. No, ang pintura niyan, tinanggal ko muna ang pintura dito sa kabila. Yan, papakita ko lang sa inyo mga kajokes kung gaano nakaganda ngayon ang ating XRM, o, diba? Yan, ang ganda na. Ayan mga kajokes, dito sa kabila naman, pakita ko sa inyo. Yan, tanggalin mo natin tong ayan. Ayan kung gaano na siya kaganda mga kajokes. O diba? Ayan o. O diba, ang ganda na niyan mga kajokes o. Ayan, ang ganda na niyan mga kajokes. Tapos ito ang problema ko ngayon mga kajokes. Ayan ang problema ko ngayon ito. Pero tinanggal ko na yung ano, yung pintura dito, tinanggal ko na yung pintura dito. Dito yung chassis number eh. Ito, lumitaw na siya ng konti. Oh, kung may nakita kayo dyan, lumitaw na ng konti. No, meron ako nakita na 3. Tapos, ano to? 4, 4, 0, 8, 1. Tapos 1 ata to sa dulo. So, una, ang ginawa ko, tinanggal ko siya ng paint remover. Ayan, yun o. Ayan o. Paint stripper. Ayan, paint stripper. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung pintura. No, kasi kinalawang ito mga kajokes. Yung pinakalagayan ng number dito, yung kinalawang o. Yung kinalawang na mga kajokes yan. Kinalawang siya. Ngayon, hindi ko siya pwedeng lihain. Kasi manipis na yung ano mga kajokes. Manipis na yung yung tawag nito yung number eh, baka mamaya paglihain ko siya mabura. Ang nangyari kasi nung hindi pa siya kinalawang ito kasi mga kajus o, galing sa factory yan, na ganun siya, matagal na pa na 2006 pa itong motor na to. Ito kasi dati nakalagay yan, pero ito bago na to ha. Yung dati kasi na nakakayod siya ng ganyan, yung dito banda numinipis yun, yung dito banda kaya yun hindi siya makita ngayon. Tapos dito yan, nakayod din siya. Pero meron pang manipis na makikita yung numero. Ang problema ko itong ito na ngayon kasi kinain siya ng kalawang. Ngayon ang ginawa ko mga kajokes,
Turko, no, ayon dun sa sinabi ng iba na Turko talaga. O, meron naman akong Turko. Gumamit talaga ako ng Turko. No, so ito yung motor natin ngayon. O, maganda na. Ayan. Ayan, ayun pala. Ayan. No, so gumamit ako ng Turko para tanggalin yung kalawang. No, so far ito yung nangyari ngayon. Natanggal ko yung ito, may kalawang to dito kanina eh. Ayan, natanggal ko lang kalawang. Ito na lang ang part na to, may number pa to dito. Oh, ito XR. Tapos itong M wala. Tapos may number pa siya dito, kinain ng kalawang. Ngayon, ito dash. Oh, may dalawang number pa to dito, mga kajuksi. Ito ang gusto ko i-retrieve. No, pero ito dito, hindi nakita tong dulo. Ito, 8 to eh. 8, 83. Tapos ito, ano itong isa na to. Hindi pa siya, kaya kailangan ko pa siyang ano eh. Kailangan ko pa siyang lagyan ng Turko, mga kajoks. Tapos Turko, ang ginawa ko, instead na lihaan ko siya, hindi mo na liha ang ginawa ko, mga kajoks. Nilagyan ko siya ng Turko para matanggal ang kalawang, lumambot ang kalawang. Tapos, steel brush ang ginamot ko. Kaya, ito ngayon lumitaw na ang number. Kasi kung nag-decide ako kanina na lihaan, baka mamaya, mga kajoks, ninipis, wala na lalo ako makita. Eh lalo na hindi pa natin makita kung saan yung numero. Eh ngayon, steel brush yung ginamit ko. So nakita na natin, may kanal na, may numero na. No, sana lahat ng numero makita natin para maparistro na natin. Ito ang problema ko, mga kajoks, kung bakit hindi ko siya nadala dun sa Bukana. Kasi nga wala pa siyang registro. Dahil nga, ang inisip ko kasi, ang plano ko ay dadalhin ko siya sa mga gumagawa ng dun sa ano ba, sa mga dadalhin ko siya dun sa yung mga machine shop. Tapos di ba meron silang number na i-ano lang, tapos i-uukit lang dito. Kaya lang, naisip ko kanina bago ako umalis, bakit hindi ko subukan na tanggalin yung pintura muna. Tapos kung may kalawang man, tanggalin ko siya ng Turko. Hindi ko siya lihain, i-steel brush ko siya. Itong steel brush na to, malambot lang to. Hindi ito tulad ng steel brush na matigas na pati numero, pati ano, magagaskas. Ito ano lang to, smooth lang to na steel brush. No, so ito ang ginamit natin, kaya ito lumitaw na ngayon. No, sana makuha natin lahat, mga kajoks, ang buong number na to, para kung makuha ko na tong araw na to, o unti-untiin ko, pagtsagaan ko talaga tong kukitin ngayon, pagtsagaan ko to para bukas dalhin ko na sa LTO at maristro na to. May service na ako papuntang Bukana. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya nadala doon sa Bukana o kung saan ako pupunta. No, ito pwede siya dito lang muna kasi wala pa namang registro. Pero kailangan pag lumabas tayo, dapat may registro para hindi tayo violate ng batas, no? Okay, so unti-unti na natin, mga kajoks. Undahan-dahan lang, makukuha ko rin ito makukuha ko rin yan. O lumilitaw na ito na numero 180441. O ito, ginalawang lang kasi, mga kajoks. Yan. O baka meron kayong alam dyan kung paano natin mapatanggal yung kalawang na to. Turko, ito na, pang tanggal ng kalawang to. Matindi talaga to. Kaya nga, naging makintab niya ngayon at lumitaw na. Turko, kailangan na siguro to ng iba yung tsaga-tsaga lang na ukit-ukit ng kunti na hindi naman mabubura ang mismong numero. No? Tapos, sa mga expert dyan, sa may mga alam, no, pwede rin kayo mag-suggest dyan sa comment section kung ano ang dapat natin gawin, ha, para may idea ako, no, para maging less stress, no, ang ating ang utak, no, para para ma-restore na natin to. So comment down below sa mga may nakakaalam, sa may mga idea, no, kung paano i-resolve yung problema ko na to. Ito ang problema ko sa motor na to, na hindi ko siya ma-resto dahil nga dito sa numero. Okay, so ito, mga kajiks, ang ganda na, oh. Ano? Ano ba? Tinanggal ko lang muna. Mamaya ipapakita ko sa inyo ng buo yan mamaya, mga kajiks, pagka matapos na ako sa gagawin ko dito. Papakita ko sa inyo. Ang ganda, mga kajiks, no? Nakakapanibago, no? Kasi nakita ko bulok na bulok na. Nakita niyo bulok na bulok na, pero nagawa natin ang paraan para gumanda ulit yung ating service, no. Ito talaga ay napaka memorable sa akin, itong motor na to. Ito ay binata pa ako. Ito ay kasama ko sa pagkikibaka sa buhay simula nung magsasaging pa ako hanggang sa nagkaroon ako nito. Tapos
nagtrabaho ako sa isang kumpanya hanggat sa nakapag-asawa ako, kasama ko ito. Hanggang ngayon, kasama ko pa rin siya. Hindi niya ako iniwanan. No? Kaya hindi ko rin siya iiwanan. No? Kaya kahit siguro tumanda na ako, hindi ko to ibibenta o kung magsira man siya, basta hindi ko siya ibibenta. Pagagandahin ko pa siya lalo kasi mahal ko siya at malaking tulong niya sa buhay ko. No? Sana lahat tayo, lahat ng mga ibinigay sa atin, ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat ingatan natin para palaga natin kasi sila ang mga ito. Wala man silang buhay pero malaking pakinabang ito na habang nag-grow tayo, ito ang remembrance natin na naging katuwang natin sa buhay na bakit tayo naging ganito ngayon. Ito ang kauna-unahang motor na service ko nung panahon ng pandemic, no, na nag-start akong pumunta sa Bukana. No, ito yun. Nung nag-charity din ako noon, ito yung ginagamit ko rin noon. No, si Kuya Nuli Vlog, ito rin ginagamit ni Kuya Nuli Vlog. No, nung nasa Bukana pa kami noon, pag mag-vlog siya, mag-charity siya, ito ginagamit ni Kuya Nuli Vlog. No, tapos ako din, no, napakalaking tutulong sa ito. Kaya mahalin ko ito kasi kasama ko ito. Ito yung napaka memorable na gamit at malaking halaga na unang nakuha ko sa buhay ko. So let's go mga ka-jokes. Ito pagtsagaan natin ito kung paano nga natin ito tirahin itong ano na ito. Lilito. No, may, ano lang ito dito? Litra lang ito eh. Ito yung X nandito na. Ang litra na meron dito X, RM, tapos number na dalawa. Ang dash nakita ko na. Tapos itong numero na ito. Ano ito? 5 by 2. Basta unti-untiin na lang natin mga ka-jokes. Maglalagay lang tayo ng turko. Yan, turko ulit. Yan, lagyan natin dito. Yan, tsaga-tsagain natin yan mga ka-jokes. Lagyan natin ng turko ulit. Yan. Lagyan lang natin dito sa yan sa cover. Yan. Tapos, yung turko pala mga ka-jokes, pagka nailagay siya sa ano, ano siya, parang nagbubula-bula. Ibig sabihin, napaka-epektibo nitong turko na ito. Marami ding nakakaalam nito. Meron ding nagsabi na turko daw gamitin ko, no. Lingit po sa inyong kaalaman sa nag-advise po sa akin na turko ang gamitin ko. Kasi hindi kasi nila natapos siguro yung video. Ano, nakita nila na may problema na gano'n, kaya nag-advise kaagad sila na gano'n, turko. No, hindi siguro nila nakita, hindi nila natapos siguro yung video. Concerned na sila. Kaya thank you po sa inyong lahat. Pero kung natapos sana niyo yung video, nakita niyo na turko ang ginagamit ko. Turko po para sa ano, sa ano, kalawang. So, gumagamit po tayo niyan. No, bago natin pininturahan yung ano, yung pinaka-chassis niya, pinaka-body niya. No. Eh ito na mga ka-jokes, ito. Nalagyan ko po tayo ng turko yan. Unti-unti lang natin ito dito. Matanggal sana itong ano na to. Kinamay ko na mga ka-jokes. Hindi, kanina pa akong kamay ng kamay nito. Hindi naman nasira yung kamay ko. Ayan. Ayan. Unti-unti lang natin. Kasi kung bigla-biglain natin yan, baka mamaya mabura. Meron na ako nakita eh. May numero na eh. Pag makita na itong numero lahat na to, bukas, paparistro ko na itong mga ka-jokes. Ayan. Ayan. Papahiran natin yan. Tapos babad natin ng kunti. Ayan. Babad mo na yan. Okay. Ito mga ka-jokes, itong part na to, ito yung XRM. No, ito yung part na to. Unahin muna natin to sa taas. Pagtsagaan lang natin mga ka-jokes. You know? Titibagin lang natin yung kalawang. No, na hindi naman siya yung mapipi talaga. Titibagin lang natin yung kalawang. Unti-unti lang yan. Yung kalawang lang para lang lilitaw itong X na to. Yan. Basta mga X talaga, kailangan palitawin natin yung X na yan. Dandahan lang. Ayan. Malagyan natin ang turko ulit. Malagyan natin ang turko ulit. Yan. Hanggat sa lilitaw yan siya. Yan. Lilitaw yan. Okay lang tayo. Okay lang, konti lang. Lumilitaw na siya eh. Dandahanin lang natin yan. Tsaga-tsaga lang.
hanggat sa mabubuo natin yan. Okay. Jokes. Tsagaan natin ito. XRM. Hindi na siya magkita mga ka-jokes. Kailangan lang ikaga. Alright, mga ka-jokes. Nakikita ko na siya mga ka-jokes. No? Nakikita ko na yung numero. Ipapakita ko sa inyo mga ka-jokes. Ha? Punasan muna natin ng ano, ng turbo ulit. Ayan, ayan ang mga kajoks, oh. Punasan lang natin para makita natin. Ayan, oh. Ayan ang mga kajoks, oh, kung nakikita nyo. Ayan, oh. Ayan, oh. 1, 4, 4. Ayan, oh. 8, 1. Tapos dash. Dash 360 dash 2. Iwan ko kung ano itong sunod na to. Hindi ko alam kung ano itong sunod na to. Basta itong sa taas, XRM. Tapos itong isang numero na lang talaga. Isang numero na lang talaga mga ka-jokes. Ang hindi ko ano kasi kinalawang na eh. Kinain na siya ng kalawang. No? So, subukan natin ulit. Tsaga-tsaga lang tayo. Tsaga-tsaga lang tayo. Ang dumi na ng kamay ko mga ka-jokes. Oh. Ganun talaga pagka siraniko. Ayan mga ka-jokes. Oh. Tsaga-tsagaan lang natin to. Kailangan makuha ko to ngayon para bukas dalhin ko siya sa LTO. Pero wala na akong isipin mga ka-jokes. Pwede na akong bumalik na Mindanao. At hindi pa pala. Kung halimbawa makuha ko to ngayon, nang numero na ito, mapalit ako ito ngayon, bukas iparesto ko to. So by 14 naka-schedule ang itong bahay na to para sa Meralco. Naka-schedule para sa kuryente sa Meralco sa 14. So antayin ko yung 14 na yon. Pagkatapos ng 14 na yon, iwan ko lang kung kabitanan lang ng metro yon o ano. Ano na lang, pagkatapos nun, saka na siguro tayo, aalis, babalik sa Mindanao, no? So, sa ngayon, antay-antay lang muna tayo dito habang wala tayong ginagawa, ito lang muna ang ating, ano yun kasi, ang plano ko kasi dito sa bahay na itong mga ka-jokes yan. Yung plano ko dyan sa bahay na yan, gawin ko siyang third floor. Tapos magkakaroon ako ng butas dyan, spiral, papunta doon sa itong kwarto na to, akin to. Tapos doon sa taas, third floor na yan dyan, may kwarto doon sa dulo. Tapos kalahati lang muna ang gagawin ko dyan, kalahati lang muna ang gagawin ko. Para itong part na to, buong bahay sa baba at saka sa taas, pamapahan ko yan mga ka-jokes. May CR doon sa kabila sarili. Tapos magkakaroon din ako doon sa taas. So yun ang plano ko para habang lumalaki at lumalaki si Kian, patagal ng patagal, at the same time mababayaran ang bahay na ito na hindi ako stressful basta pagbabayad nito kasi 8,000 din yung mga jokes. Kahit na may uupa dyan ng mga 6,000, 7,000, okay na sa akin yun. Malaking kaluwagan na yun mga jokes, no? Na tatakbo ang panahon kasi 8,000 kasi ang ano dito, 8,400 or 800 ang bayad dito monthly. Ngayon, kung mapaupahan natin to, so wala na problema, no? At least meron akong sariling daanan, sariling pintuan papunta doon sa kwarto ko. Pagka pupunta ako dito, kami ni Kian meron kaming privacy, no? Na dalawang kwarto. Itong kwarto na to, akin to. Tsaka magkaroon kami ng spiral dyan na daan ang isimula dito sa baba. Ayan. Papunta doon sa kwarto. Tapos spiral na mapupunta doon sa third floor. Yun. Kibali amin ni Kian yung third floor at saka yung ito. Tapos ito may sariling pintuan to papunta doon sa yung buong kwarto na yan at saka yung taas na to, buong taas na to. Yun. Doon sa likod. Malawak yan mga kajok sa likod. Naka-tiles na rin yan lahat yan mga kajoks. Kaya malawak yan. So yun ang plano ko. Kasi si Kian ayaw talaga niya umalis dito. Sabi ko nga kay Kian eh, na saan mo gustong tumira, anak? Sa Davao, sa Zamboanga,
dito. Sabi niya dito daw siya, no? Kaya rerespetuhin natin kung ano ang plano ni Kian. No? Ang kanyang, sabagay bata pa naman, magbago pa yan. Pero siyempre sa ngayon kasi bata pa yung isipan niya. No? Ang gusto niya ay dito. So aayusin ko to para sa anak ko, para pagdating na panahon, hindi na siya mamroblema kung saan siya titira. No? Mamili na lang siya kung saan niya gusto, sa Davao ba, sa Zamboanga ba o dito. No, at least mga kajoks, secure na ang para sa anak ko. Hindi siya lalaki na katulad ko, na kung saan saan ako natutulog, kung saan saan ako nakikitira, na kung saan saan ako maabutan ng umaga, minsan paskanto, ganun. No, hindi na niya maranasan yun. No, yun ang pangarap ko dati nung bata pa ako, nung lumaki na ako, na sana huwag naman maging katulad sa akin na walang ama ang anak ko. Walang nag-aalaga, wala man lang tinawag na papa. No, kasi hindi ko pa nakita simula nung lumaki ako, bata pa ako, hanggat lumaki ako, hindi ko nakita yung ama ko. Nakita ko na lang nung patay na, na ililibing na. No, so gusto ko na hindi maging katulad sa akin yung si Kian. Kaya pinipilit kong iniba yung kanyang, yung sitwasyon niya, na hindi maging katulad sa akin. No, kaya although hindi man kami magkasama ng mami niya, siya, pero yung pagmamahal namin, no, na para sa kay Kian ay buo. No, mahal ko ang anak ko, mahal din nung mami niya si Kian, inaalagaan. Kaya tama yun. No, sa mga naghihiwalay dyan, huwag na kayo mag-away. Huwag na kayo mag-away na mag-ex. No, ang importante lang dyan, ibubuhos niyo yung pagmamahal niyo doon sa anak or sa mga anak. No, para hindi nila ramdam ang pagkapaging broken family. No, nandun pa rin ang suporta para sa bata, pag-aaral, lahat-lahat, pagmamahal. Although may kanya-kanya ng pamilya pero or separated. Pero at least doon sa bata ang importante, no, na hindi niya maramdaman na kulang. No, katulad nung naramdaman ko dati nung bata pa ako, hanggat lumaki ako, nakulang talaga kasi mama ko lang ang nag-aalaga sa akin, nagpapalaki sa akin, tsaka lula ko. O, makalula ako eh, doon ako lumaki talaga sa lula ko. Kasi yung mama ko nag-asawa din ng iba, yung papa ko ganun din. No, pero sa mama ako lumaki, tsaka sa lula ko. No, kaya sa kaso ko naman, para kay Kian, sa tuwing pumupunta ako dito, dapat meron akong tulugan. Sa ngayon na plano ko na papaupahan siya, dapat meron kaming tulugan ni Kian na pwede kami magkita, pwede kami matulog, pwede kami magtabi, pwede ko siyang makasama. Yun ang plano ko, na igawin kong third floor ito. Yan. Sana matupad yung pangarap ko na maging okay lahat. Ano? At plano na hindi tayo mahihirapan. No? So, yun lang muna mga kajoks, patungkol dyan sa bahay, at dito muna tayo. Kukos, kailan ka ba makikita? Kunti na lang talaga mga kajoks. So, dos to'y dos. Ito na lang, iwan ko kung anong numero yan. Ayan. Ito, nakita na to eh. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isang numero na lang talaga mga kajoks. Isang numero na lang. No, so, abang-abangan natin yan.
Alright, mga ka-jokes, at hapon na, no, kakakiskis ko ng dito sa liig, mga ka-jokes. Ito lang talagang inabot, mga ka-jokes. So, nakita ko naman na 144081-60-60-2 ang isang lang numero, mga ka-jokes, ang hindi ko makita, no. Tapos XRM na, hindi ko makita siya, mga ka-jokes. So tingin ko lang bukas kung ipa-emission ko siya. Sa emission lang naman kasi mag-check ng mga ganito. Check ko siya, i-try kong ipa-emission kung kaya, no, yung makuha yung numero. Uno lang naman ang kulang, eh. Tapos ngayon, kung hindi, bukas didiretso ako doon sa mga masisya para lagyan ko na ng uno. No, uno, isang numero lang talaga, uno. Or pasatawan ko na lang yung numero. No, para ano, para maano na siya, ma-emission siya, tapos ma-renew ang list. No, so sa ngayon ay aking pupunas-punasan lang muna at i-washing, mga ka-jokes. Let's go. Ito na, mga ka-jokes, ang itsura ng motor ng XRM yan. Mga ka-jokes. Yan na siya. Sukugi na siya, tingnan, mga ka-jokes. Diba? Yung tsura niya. Oh, may plastic pa yung uso niya. Ganoon natin yan. Yan, yan. Slide natin ng konti. Mabuting hangarin na kanyang pinapakita, makapagpasaya para sa inyo. May Jokes MTV na laging nandito, laging nandyan. Ano man ang problema ang dumaan, makakatulong para sa inyo, magbibigay ngiti sa inyo. May Jokes MTV na maaasahan nyo. May Jokes MTV na makakasama nyo. Marami mang naging pagsubok sa kanyang buhay, pero di Thank you.
So, kilos muna tayo. Sabihin natin. Alright, mga ka-jokes, tapos na tayo nag-washing, mga ka-jokes. At ito na ang motor. Ang ganda na, ang pugi-pugi na yan, mga ka-jokes. Ayan, ang pugi-pugi na, ang kintab na. Ayan, pandarin natin, mga ka-jokes, pandarin natin. Ayan, pandarin natin. One take lang ito. Diba? Pinalit natin ay tambocho, swing arm, yung yan, swing arm, tapos ang pinalit natin ay telescopic shock, at saka ito, yan, nilagay natin yan, pinalit na natin ng ganyan, yan, tapos fairings, yan, pinalitan natin ng bagong fairings din, so ganyan na yung itsura niya ngayon. Ayan. Ayan. Jokes. Tapos ito pala. At ito pa, tanggalin na natin to. Tanggalin na to kasi may ano pa eh, may plastic pa siya eh. Yan o, may plastic pa siya. Ayan o. Tanggalin na natin yung plastic.